So ito na yung power tire. Looks okay naman pala, oh. Kasi ano to eh, 3.25 eh. So it looks okay. Kaya lang mas malaki talaga yung 130, yung 90-130. Oh, nagkaroon ng mga spaces, kaya lang maganda yung tracks niya. So itong power tire na to is 900 lang siya. Kailangan niya ng interior, pero balita ko pwedeng gawing tubeless kasi 6-ply. Ayan o, 3.25 by 17. And then ayan o, pag ang rotation niya, ayan, may rotation pag front, pag ganon, pag nakalagay ito sa rear, pag ganon. So it's a nylon, a bit on the heavy side kasi nga hindi naman siya pang karera. Medyo mabigat siya. So yan ang itsura niya sa harap. It's not that bad. Ngayon, testingin na natin siya. Pupunta ako ng Makati. Testingin na natin performance niya. Bali, ang PSI niya ngayon is 32. 32 PSI with interior. So may top coat pa yan. Wala matanggal. May konting top coating siya, oh, na madulas. So dapat ingatan din natin yan. Okay, let's go. Okay, tapos na tayo sa City Hall. Medyo cloudy and windy ngayon, kaya masarap pumiyahe. Ganyan lang ako nakaka-survive sa biyahe sa tanghali. Tinitingnan ko muna kung may konting hangin tsaka may konting clouds. Hindi pwede yung steady tapos 40 degrees, 45 degrees. Oh, mahihilo ka na lang bigla nun. So, meron kasi ako nasikasa dito sa Makati. Papers, nakuha ko na lahat. Mabilis lang dahil April 25 ko pa pinasok yun. Kinlaim ko lang yun. Tapos dito naman sa labas, madali mag-park. Nakausap ko lang yung mga parking authorities ng mga motor. Alam mo na, pinakaibigan. Yeah, okay. So I landed up here. Maambo ng konti. Riverbank mall. Deadly Dragon. DK Dragon. Dragon Ring. Thank you.
Now, let's talk about the ano, the power tire. Oh, power tire, tama nga sila. So, from Marikina to Makati na wala na ito. No, ito na lang mga sides, tignan nyo. Itong mga sides may coating pa, madulas. Pero of course, this is PSI 32, medyo mataas. Pero makapit siya sa murang halaga. Oh. Pero yung Makati ko, hindi man lang natanggal yung hibla. Oh. Hindi man lang natanggal, tsaka hindi pa rin nabura yung lines. Dapat sana mabubura yung red eh. Oh. Hindi pa rin. So, pero okay siya, overall okay siya. Sa 900 pesos, power tire. With interior to, tas may usapa pang nacho tubeless to. Maybe I'll try that tubeless. Bibili pa ako ng isang talaga sa likod, tubeless ko. Kung talagang totoo matutubeless to, kasi 6-ply siya, 6-ply. Medyo mabigat pero rough and ready. So okay itong power tire. Ganda niya oh, look. Tsaka pag tinignan niyo yung bike, di naman mukhang kinkoy, di ba? Hindi naman nagmukhang chipipay oh, di ba? No? Astig pa rin. Kasi nangyari kasi dito, nung pandemic, hindi lumabas yung mga bike na to, no? Ginawa lang mga customized tuned, pinalaki yung mga gulong parang cartoons, di ba? Eh kaso ngayon, ang dami na. So ito, ang bike na to, ang assignment niya ngayon, since Pambaragan siya, is mapunta sa Santa Ynez at saka sa Rodriguez Rizal. May mga, ano ron, yung mga motocross. Sa Sunday, manonood tayo. Dadaling ko to dun. Rodriguez Rizal sa may Abilon Zoo. So, mapapanood natin yung mga tropa nating lumilipad-lipad sa motocross, no? So, marami na rin tayong kilala dun. Maganda rin yung mga old-timer. Nandun yung mga old-timer, mga sikat sa Marikina, no? Nandun sila kahit na 60s na pataas, lipad pa rin. Madami ng bakal sa katawan, pero ganun talaga. Para sa kanila yung bakal sa katawan is trophy daw yung trophy. Hindi na makalakad ng mga diretso, pero pag pinahawak mo lang si Linyador sa motocross, lumilipad. No? Yun ang napansin ko eh. Kala ko pag tumatanda yung rider yun, nagmemelo. Hindi pala. You will be wrong. Sasabihin mo nagmemelo. Siguro yung rider na yan may tungkod na. At daan-daan na maglakad. Pero pag pinasakay mo sa motor, lilipad dyan. So yun. Peace.